Ayan, dito ako ngayon, nagluluto ako. Iba yung kitchen ko ngayon kasi dito mismo sa bahay ni Eze, sa Singapore, sa kitchen niya. So, eto. Ako yung magluluto ng sapsoy. Nakita niyo to, pagkalaki-laki ng repolyo, diba? Dito na masasuglad siya, ang dami niya. Kasi wala nitong mabiling maliit. Mga gulay pala dito, galing pa ng Malaysia. So, ang lalaki ng mga gulay ng prutas at napakasasariwa at napakagaganda. Fresh na fresh. So, ako, ayan. O, hindi ko maano, kumabiyak. Ako ay magsasapsoy. Tara, ulak na. Ayan. Jesus, Mario, sir. So, ayan. Itong kalahati, tatago ko to sa magagamit patuloy. Ito lang yung sahog kong ano. Ito pang ibang mga sahog. Of course, kailangan nyo yung chuelas. And then, di ba, baguio beans. Yan. Napakagaganda ng mga gulay talaga dito. Masarap mamili pero mahal. Mga fresh na fresh. And of course, meron din tayong carrots. At lalagyan din natin ng broccoli. Yan, masarap yan eh, broccoli. And then, meron ding patolang may palikpik. Mga patola rito may palikpik eh. So, ito na. Papatuloy ko na yung aking gagawin. Yan. Pagawin natin sa rito para siya ay mahugasan. Ang ipolyo. Hindi naman kalahat ng ipolyo lang. Dami na, no? Pero pagka ito naman ay naranta. Konti-konti na lang dito. Yan. Para mahugasan. Yan. Sarap magluto rito eh, kung pinuto. Completo ricados. Hindi kasi completo. Ay, nanay, gusto ko completo, ha? Yan. Kailangan gasa natin maigi. Ang mga ipolyo. Hugas na hugas. Tapos ilalagay natin ito dito sa laan para masala. Ganyan ako kung mag-ano ng repolyo. Mag-prepare. Hugas na hugas maigi. Hugas na hugas. So, yan na. Tapos, hugasan muli natin. Ito. Tatang natin dyan. Tapos, saka natin pagkainin. Nababad siya. Kasi nagluto naman din ako kagabi ng sotang ko. Ito, sobra to eh. Kaya sasama ko na rin kung sobrang gulay. Para hindi naman sayang. Kagabi kagabi, nagsotang ko na ako. Yan. Sama na natin ito. Hindi naman hihiyaw yan eh. Sasarap pa nga lalo dahil maraming gulay. Dami rin yan, o. Yan. Pagkailan na natin dito. Tapos, ito naman yung lagay natin. Sa ating sapsoy.
Kaya lang, yung sapsi natin, kailangan ng hiwa ng ano yan, yung peche bagyo. Peche bagyo to kagabi sa home. May madami, madaming ano. Tsaka ang kagandahan dito, hindi sila naglalagay ng bechin. Walang bechin dito. Natural talaga ang mga kinakain, niluluto, walang bechin. Diba ko ba? Diyan sa atin, tayo mabubuhin na walang bechin, di ba? Kahit wala lang sa home, basta may bechin, sige. Ito hindi, sila naglalagay. So, ayan. Diba na? I-prepare ko muna yan. Siyempre, kailangan prepare muna ang ating mga gagamitin. Ayan, kinisa ko na yung bawang, sibuyas, tsaka yung manok. Bango-bango na. So, ayan, lagyan naman natin siya ng tubig para kumulo, para lumambot yung manok. Ayan, konti lang tubig. Ito yung mga sahog natin. Ayan, kompleto na. Tapos, siyempre, kailangan natin ng pampalapot. Ayan. Kasalang na ang ating gagawing chapsoy. Sapsoy. Kahit ano pa siya, chapsoy, sapsoy. Basta yun. Yun yun. Ang carrots. Susunod naman natin ngayon ang baggy beans. Sunod natin ang baggy beans. Medyo ano rin yan. Matagal-tagal din ang kanyang paglambot ng konti. Isang kulo lang naman yan. Tapos sunod na natin lahat ng mga kailangan. Yung mga sahog na ilalagay natin. Yan. Okay. Angkap natin ihuhuli. Halos ano lang sila yan. Sabay-sabay lang silang maluluto. Yan. Hindi ma-overcook. Then, itong patola. Tsaka itong iba pang sahog. Lagyan natin itong broccoli. Ayan. Lagyan natin yung broccoli. Lagyan na rin natin itong ibang gulay. Ano? Ayan. Lagyan na rin natin itong patola. Ayan. Lagyan ni ating repolyo. Ayugin lang natin kasi punong-puno. Dumami. Kalahat ng repolyo lang nilagay ko. Ang dami pala. Ayan. Tapos sabawan na natin siya ng pampalapot. Ito yung ating palapot. Okay na natin siya dyan. Ayan, tinakpan ko lang kasi hindi siya masyadong luto. Half cook lang para yung init lang makaluto, di ba? Para mga may pagkakakain na hindi ko mabuksan. Ayan. Sige. Madaling magluto. Mahirap yung ma-overcook, di ba? So, thank you for watching. See you on my next vlog here in the kitchen of Ese.